Let's go. Okay, hi guys. Balik na naman tayo sa ating another unboxing video. And this time, we're gonna be unboxing a smartwatch na binili ko last week. Dumating na siya today. Ito ang Amazfit GTS4. Ano siya? Ito yung mga bagong labas ng Amazfit line ng kanilang smartwatches. And I picked this one, the GTS4, the square one, kasi it resembles most likely sa Apple Watch. Hindi ako ganun ka-fan ng rounded smartwatch, which is the GTR4, a counterpart of it. Ang difference lang is the battery life and also the aesthetic. This one is squarish, the other one is circular. So, hindi ko na patatanggalin. Let's open this one. I'm very excited now. So, ano siya, patanggalin muna natin yung plastic, ano niya. Bilis ako lang dahil yung may battery life tayo na sa camera natin. So, yan. Binuksan muna natin yung first layer. So, ito yung pinaka-mismong box niya without the plastic one. Meron siyang sa lalapad, matapilubuksan sa taas. Sa ilalim. Most likely sa ilalim. So, let's start from the bottom. Medyo mahirap siya. It's very tight. Oh, no, sorry. Hindi naman pala. So, sa bottom ako nag-umpisa ng magbukas. Sa loob. Let's see what's on the inside. Ah, nice. Ah, so ito pa rin pala talaga yung harapan niya. So, dito, yun natin yung kailangan. Parang may pang-showmay dito. So, may logo. So, let's see. And then, let's open up yung pieces ng nation. Wow, nice! Lumabas agad yung mismong watch. Yung once you open this one. So, wala siya naman dito. Check natin. Watch agad. Wow, nice. Nice. Ah, nice. I can already feel the strap. Napakalambot. Wow, nice. Napakalambot the strap niya. Then, sa ito na watch, ganyan natin dito sa watch, and meron tayo sa box. Sabi nila nakalagay lang dito is, hindi pala siya yung pataas. Pumuksan pala siya naman. So, yan. So, dito, nakikita na meron lang, I think this is the manual. May manual siya. Then, I think the manual, and also siguro yung kanilang warranty card. Yung dito na yan. Then, this. Charging cable. Charging cable. The manual. Okay. So far, yun naman niya. Kasi interesting mismo sa loob yun ng basically meron. So, return ko lang. So, siguro pwede tayong mag-forward dito sa watch. Watch is very cool. So, may dalang ko siyang plastic ano dito sa harap at sa likod. So, we just have to remove it first. Sumala na sa likod. Tingnan natin yung pinaka sensor niya. Nice. May mga notes pa. Tago nga natin. Then, meron din sa harapan. Meron din siya note. So, anyway, ganda na nga ninyo. They resemble siya sa Apple Watch. Then, kung titignan niyo yung likod, kasi hindi ko lang kung nakikita nyo. Alam ko ano to eh. It's said to be aluminum. Parang plastic alloy siya. Diyan siya mo. Pero I'm not sure ha. I'm not sure. This one is really, really cool. Mas ganda no? So, try natin i-set up. May power on naman malamang. You have to press that one, diba? Yun. Vibrate.
Nice. So, sa ano pa lang, logo ng Amazfit, yan ang kanyang starting. Ganda. Zep OS. So, ito pa lang kanyang pinaka-OS. So, nandito tayo sa ano, setup. Ito natin kung mag-setup na natin siya ngayon. So, of course, we go for English. Download Zep app. Search mo rin ang love doon. Andun down na doon. It's kind of your complete tag. Ah, so, meron siyang QR code. So, gawin natin siya sa QR code since hawak ko na ang phone. Nice. Bilis niyang kumagat. Diniretso niya ako agad sa Zep app. Sa Google Play, then Zep app. Ganda naman yun, ang ganda. Yun nga lang, masasabi ko sa strap, yeah, it's small for my size, so it's 42 millimeters. Pero, okay lang, kasha pa rin. So, I guess I have to buy ano, yung mas mahabang strap. Siguro, kung meron ganun, if it exists. Very light. Parang siya wala na factor release eh. Wow, nice. In fairness ha, sa first wipe ka pala, ito yung aking first wipe. Medyo, hindi siya medyo, mabilis siya. Pagkita natin. Dito na tayo ngayon sa, So, ito, installing na tayo kay Zep. Formerly Amazfit. Wami Inc. So, okay. So, meron pa siyang ganun. Wala bang way para ma-shortcut? I think, wala. So, quick update. Kapita na tayo ngayon sa pag-prepare. So, chili, ina-ask niya na kung gano'n mag-prepare. Of course. Binding. So, pairing done. So, meron siyang mga but how to get started, which is ganito naman yung comment, how to get started. Okay. Yan, so lando tayo, pasok tayo, then instantly nagkaroon agad ng update. So, and, yan, hindi ako pumipindot ng kahit na ano, so nagka-transfer siya for downloading. So, mukhang marami-rami. So, sabi 18 hits. Ayun nga guys, gagawin na natin yung pinaka-roundown itong Amazfit GTS 4, which is I've been using for like 2 months already, I think. And nagamit ko na siya sa Baler. Naulan na siya sa Baler. So, yun yung pinaka-first adventure niya. And so far, talagang nag-draw siya sa matagal. Talagang okay siya. Waterproof. And okay siya. Okay. So, anyway, I'm not going to do a review na nagsasabi na parang this and that and this and that. I don't do that. Actually, kasi hindi tayo ganong reviewer. Gusto ko sanang pakita lang sa inyo kung ano yung pinakamismong power niya at ano nagagawa niya. So, kita niyo yung pinakamismong katawan niya. Actually, matibay-tibay siya. I'm not going through sa mga technical specs niya kasi hindi ko naman talaga gawain yung technical specs. So, you can actually read a lot of articles about it. Share ko lang experience ko. So far, lagi ko lang ginagamit dito. And lahat, karamihan. Weather. Tapos itong pinakamismong parang ginagawa ko everyday. Pinaka-counter niya. Steps. How many hours ka na nakatayo. And yung mga fat burning sessions mo. Tapos pag kinlik mo siya, makikita mo siya dyan yung pinakamismong mga detalye. Since na-shoot ko to ng ganitong oras, mga 9:30 pa. Then dito, heart rate. Actually, ginawa ko to, hindi ko siya ginawang live. So kung gusto ko lang. So details again, pag kinlik mo siya. Some other specific. Then, ito yung stress. Tapos, yung pinaka-weather. Ito, lagi ko itong ginagamit. So, before you actually can use the weather, ano, yung app na ito, kailangan mo siya naka-synchronize dun sa phone mo, sa Zep OS. May sarili siyang app
And yun yung pinaka nag-i-integrate niya via Bluetooth. Dapat naka-on yung location nyo plus the Bluetooth. Tapos ito naman music controller, which is very common naman sa mga smartwatches ngayon. Then, ito naman mga shortcut cards lang to. Ito lagi ko rin itong ginagamit. Pero not always kasi karamihan naman nakikita naman na dito sa details eh. So, watch face actually marami na rin ako na-download. So, hindi ko na iisa-isahin. Pero marami na ako na-download. Na-download mo siya doon sa ZepOS. Okay, main menu. So, main menu, may makikita ka dito mga kakaiba mga ano. PAI, which is hanggang ngayon hindi ko siya tinitignan. I'm not practically sure kung ano nagagawa niya. So, the heart rate, blood oxygen, one-tap measurement, workout, workout history, etc., etc. Marami siya. Hindi ko masyado nagagamit yung sleep kasi personally, hindi ko siya ginagamit since tinatanggal ko yung watch sa aking wrist kasi medyo parang nagsisikipan ako, parang hindi ako nakakahinga pag nakatali sa akin yung watch kung natutulog. So, yan. Ito isa sa mga lagi ko nang ginagamit, yung membership card. Dito nilalagay ko yung mga QR code ng mga kailangan kong such as example lang ko kayo. So, di ba minsan ginagamit yung GCash, gusto nyo mag-receive ng money. So, ito ginagamit ko. Kung ito, GCash, may QR code ako, yan. So, kailangan mapakita. So, pwede nyo nang iscan. Para siyang Google Pay, parang ganon, or Apple Pay, via QR code lang. Tapos, yon. So, hindi ko na masyadong i-elaborate yon. Basta mag-i-encode mo lang din yun sa membership card nyo. Tapos lalagyan niyo pinaka-number, tapos pwede niyo na siyang gamitin. So, okay siya sa okay. Ginagamit ko siya madalas. Tapos music, then we have an alarm. Ang alarm nito, this time around, dahil may sounds to, yung alarm nyo talaga, meron siyang alarm. Pinaka-importante sa akin, bakit ito pinili ko over other watches such as Huawei, is the calendar. Ang calendar integration is very important for me kasi since hindi naman ako masyado nasilip sa phone, maganda dito, pinapakita niya sa calendar ang mga task ko sa aking Google Calendar. So, synchronize siya. So, ito, ginagamit ko dito. Yan. So, makikita mo dyan yung mga ginagawa ko. So, may birthday. Pinapakita niya yung at least a full month. One month lang siya. Yan, makikita mo lang sa muna niya yung parang one month of task mo. So, yan ko yan. May change oil ako. Ganun. So, nagre-remind din siya. Kung ano reminders mo sa Google calendar or siguro, pwede siguro sa Apple calendar or what. Hindi ko pa natatry. Since I'm nasa Android universe ako. Wala naman ako sa Appleverse. So, yan. Yan yung ginagamit. So, yan. Calendar, very gamit. So, settings. Sun and moon. Ito actually nakakatawa to. Sunrise. Then, sunset. Nakikita niyo yung galahon ng araw tsaka yung moon. Then, yung tide kung nasaan ka. Unfortunately, na nasa baler ako since may dagat doon. Unfortunately, hindi ko siya nagamit dahil hindi niya natitrace or walang data ng tide doon sa baler mismo. Kaya medyo disappointing tong part na to. Sana ma-improve to ni Amazfit. Then, we have a compass. Wala, alam niyo naman, compass. Kung talagang very marunong kayong gumamit ng compass, okay din siya. Digital compass siya. Then, barometer. Ito maganda to. Ang barometer is for you to determine kung uulan dun sa lugar kung nasaan ka. So, basahin nyo na lang ko paanong ibig sabihin ng mga digits niyan like to 1002 HPE. Aralin nyo na lang how to read a barometer. Pero napakasimple lang for me yung meaning nito. Below 1,000 will guarantee you rain. Anything beyond 1010, ano na yon, parang mainit. Ganon. So, in between 1,000 and 1,010, there's a possibility of rain kung nasaan kayo. Kasi makikita din ito yung altitude nyo kung nasaan ka. Altitude level mo kung nasaan, basahin nyo lang, pinaka-altitude kasi iba yung meaning ko sa altitude. Yung altitude level for me is para kung nasaan ang taas ka. Kung anong taas mo below sea level. Okay? Ganda sa watch ito, meron siyang barometer, meron siyang kung ano-ano mga meters na pwedeng gamit na gamit. So, okay, move on. Breathing path. Yung breathing exercise. May stopwatch, may countdown. Find my phone, which is very, very useful sa akin. World clock, hindi masyado since may cellphone naman. To-do list, ito, nagagamit ko to. Ang to-do list, nakakatawa dito,
since na yun nga lang ang problema dito, i-encode mo pa sa phone. So, hindi naman siya masyadong ano. Kasi dito hindi mo siya matatype. Yan lang ang pangit dito sa to-do list na to. Kailangan mo siya encode sa phone. Pero still okay siya. Kasi pwede mo siya i-check dito kung tapos na or di pa. Voice memos is for quick memo, quick ano, mga quick memo na kailangan lang ng voice na hindi mo kailangan isulat. So, maganda to kasi nare-record mo siya. Yung boses mo, kunyari, magre-remind. Kunyari, bibili ako ng dog food. So, yung mabilisan lang, pwede mo siyang gamitin sa voice memo. So, yan, magre-record ka lang ng boses mo dyan. Okay siya. Camera remote. Well, of course, camera remote, alam niyo yung camera shutter. Then, calculator. Siyempre, alam niyo na yan, gamit na gamit yan. Then, ang currency converter, ito mga download ko na to sa Zep OS app. Sa Zep app. Then, yung currency converter, unit conversion, 7-minute workout, watch storage, quick notes, account book, and Zep coach. Lahat yan nandun na sa mismong app. Hindi ko na siya kailangan yanin. Now, isa pa sa mga pinakamagagandang features nito na ano, yung mga hidden features nito, ito, di ba, sa music? Hindi naman siya actually hidden, pero part siya ng features ito. Ito, pwede kang maglagay ng sarili mo music. What do I mean? Kung pwede kang maglagay ng sarili mo music, i-download mo yung music sa, ano mo, sa cellphone mo, then pwede mo siyang ilagay dyan sa ano. Pwede mo siyang ilagay dito sa watch. Wait lang, ha? Namamatay na naman kasi 10 minutes na ata. So, ano ulit tayo, 15. So, matagal yan. So, ito ako na rito. Ito naman ang sample ng volume nito. Hayaan natin. Laksa natin. Diba? Decent na siya. Very decent. Okay. Sa iba pang features nito na talagang gamit, well, you can actually use this as, ano, yung pwede kang mag-dial ng mga numbers for you to call. Pero basta, nakasynchronize ka sa cellphone mo. So, Bluetooth and location, dapat within range ka, pwede mo siyang gamitin na pantawag ng kung ano number mo. Tapos, nakapaglagay na ako ng contact sa mga importante sa akin tao. Pero so far, nung nagagamit ko din siya, pwede ka ditong mag-answer ng call. So you can actually speak on that person sa phone. Okay, isang tanong, pwede bang call ng messenger or online app? No. Yun lang. Unfortunately, hindi. Sana, yun yung isa sa mga healing ko ngayon, sana kahit yung messenger, Facebook messenger, pwede siya sana mag-integrate ng phone answer. For now kasi yung pang cellphone lang talaga. Yung cellphone function such as yung talagang direct call, yun lang ang pwede sa ngayon. Pero sobrang okay na okay siyang pantawag kasi ilang beses ko na rin siya nagagamit for that. Tapos, oh nga pala, charging for 4 pins. Sorry man, medyo man. 4 pins. Meron siya sariling ano. Although, ano siya, hindi ko siya masabing wireless eh. May wire pa rin naman yung ano eh. Pero in technically wireless siya kasi magnet lang siya. So meron ka lang kable na mahaba para lang ma-ano siya, ma-charge siya ng hindi ko dala yung charger eh. So yun. Papalitan din yung strap. Mabilis siyang palitan. So mabilis siyang matanggal. Kaya ang daling mag-change ng mga ano. Sa online, ang dami nito. Mga sample. This is a 42mm type of strap. Which is very common naman daw sa mga ibang smartwatches ngayon. I think may ibang Huawei ata na watch na hindi ano, na hindi 42. May iba ata 48. Pero that's way bigger. Pero ang bilis lang niya makabit. Yan ang nakakatawa dyan. Kaya, daling palitan ng ano, square siya para siyang iWatch. Meron kasing tinatawag na Amazfit GTR4. Kaya sinabi siya GTS kasi GTS S is square. The other one's GTR 4 because it's rounded. Difference. Simple lang ang difference niya. Ang difference lang is battery life. Si GTR 4 would last you 14 days. This would only last you 7 days. So kalahati. Bakit? Kasi mas maliit yung, siguro mas maliit ang pwedeng paglagyan ng battery nito.
kumpara doon sa round, round kasi medyo talaga malaki. And 48 millimeters na siya kumpara dito sa 42. Correct me if I'm wrong, pero tingin ko, alam ko, ganun yung difference. Kaya ako siya, ito kinuha ko. Kumpara doon sa round. Ayoko din kasi na round kasi magmumukha siyang hindi smartwatch. Eh. Kaya ito kinuha ko. Although sabi nila, this is for ladies. Pero for me, I don't mind if it's for ladies or what. As long as it does the job. So for me, okay naman siya. Then, ano pa ba? Ito, yun nga, nakita niyo yung crown. Nagagamit siya. Diba? Yan lang ang only pindutan niya. Pwede mo siyang pindutin for menu. Or pwede mo siyang makancel. Kanya, nasa isang ano ka, pwede mo siyang gamitin para mag-back to home ka. Tapos yun yung pinakamaganda dito, pwede mo siyang gamitin na pang scroll. If you don't want to touch the screen. Although, hindi mo rin ano lang to, pang social for me. Itong ano lang to, pang social to. Itong menu na to, pwede mo siyang palitan ng mga ano na logo lang. Kasi, although, for me, mas gusto ko sana yung may pangalan. Kasi, madaling maintindihan. Di ba? So, bakit pa ako maghahanap kung isa-isahin ko pa at kabisaduhin ko pa yung logo. Yun. Ano pa ba yung mga importante ano na ito? Na mga features nito na pwede niyong gamitin. Actually, sa app. Sa mga app niya sa Zep OS. Sa may Zep app. May mga app na pwedeng i-download dito ng mga very useful, such as GoPro app. Yung problema, hindi ako naka-GoPro eh. Kung naka-GoPro ako, most likely magagamit ko siya. Kasi, ano siya, controller siya for GoPro. Pero I think that's GoPro 9, 10, and 11 lang ata for now. Wala pa nga ata 11 eh. 9 or 10 lang ata ang pwede. Yun lang yung downside ng GoPro app. Pero for me, tingin ko okay siya. Tapos, ito, yung quick access pala. Ito, yung quick access. Nako, very important to. Saka to, ito pala, may flashlight mode din pala to, ha? I forgot to. Illumination lang naman siya, di naman siya totally flashlight. Tapos may wifi capability siya. So, kung kahit hindi ka na mag-integrate sa phone mo, mag-synchronize sa phone mo, pwede mo siyang i-connect sa wifi. Isa pa pala na hindi binabanggit ng ibang reviewers. Since this is an updated Zep OS, yung Zep Coach, pwede na siya ngayon. Nag-update lang ako last week ata or last 2 weeks. Integrated na siya sa Zep Coach. So, pwede ka na gumamit ng Zep Coach dito, which is yung ibang higher end nito, yun yung pinagmamalaki nilang app na pwede gamitin dito sa mga smartwatch ng Amazfit, which is a Zep Coach. Yun yung for workouts nyo. Ang workout mode pala nito is 150 plus and unfortunately, konti lang talaga ginagamit ko since di naman ako masyado maano. Pero yung mga workout dito nakakatuwa. Such as walking. Tapos meron pa pala siyang GPS, guys. Built-in GPS na siya. So, matitrace niya at pwede mo siyang i-integrate sa Strava and Google Fit. I know that because naka-Google Fit ako and Strava. So, pwede mo siyang i-integrate dun. So, makikita mo yung ruta mo, although hindi siya ganun ka-super-duper accurate. Or, ako na naman, on my end, kung dala nyo naman yung phone nyo, mag-location tracking na lang kayo for Google Maps nyo sa phone. Pero make sure na naka-update ang Google Maps nyo and yung Google system nyo. Then, ano pa ba? Battery life niya is good for 7 days actually. Pero kung ano yung hindi ka lang masyadong hardcore gumamit, hindi ka naman nagwo-workout masyado, ang pinakamatagal nga nito nagawa ko na siya in 7 days. Na-stretch ko na siya in 7 days. Pero average ko is like 5 to 6. Ano ba? May sasabihin ako kanina na ano eh. Teka. Ang isa sa mga best things dito for me din yung sleep data niya pala very accurate. Kasi once na nagawa ko na siya, kahit nap lang, talagang accurate siya. I think ang pinaka-accurate sa lahat ng sensors nito so far is yung sleep. Then meron din pala tong SpO2 counter o yung tinatawag nilang blood oxygen, which is like, for now hindi ko pa rin magets ko ano ba talaga ano yung blood oxygen since hindi naman ako doctor or what. Pero sabi nila, pag mababa yung blood oxygen mo, there's something wrong with you. Pero disclaimer lagi ni Amazfit, it is not a medical device. So, wag kayong masyadong maguluhan doon, hindi siya medical device. Yun. Nga pala, yun na. Ang pinaka the best dito na nakita ko, dito tayo sa music player. Ito yung hindi binabanggit sa mga
since na-update na yung ZepOS nito, yung pinakamismong firmware nito, pwede ka nang, pwede kang mag Bluetooth audio. Na-try ko na to sa aking JBL Go na is na ano na i-pair, tapos na-play ko ang music nitong nandito sa aking Bluetooth speaker. Same goes for Bluetooth earphone na pag nalobat na yung phone ko, ginagamit ko na to, pinipair ko to sa isang Bluetooth earphone. So ito yung para ka na ring may MP3 player na dala-dala. Nakakatawa. Tapos yung storage nito, I think baba lang to, 32GB of internal storage lang ata. So alarkohan niyo na lang. Meron naman siyang app na nada-download sa Zep. Yung parang yan, watch storage. Ito, download ko lang to. So may kita mo dito yung parang, yun, so meron pa akong 2,118 MB, so may 2GB pa akong natitira. Ano lang pala to? 3GB of ano lang pala, internal storage. Yung pala nakalagay pala. 1,299 MB of 3,417. So, 3GB lang pala. OAN32, masyado na yun. Pero kasi ibang watch kasi ganun eh. So, ito lang mga selected, ano lang, selected music lang. Kasabi ko nga eh, sana, ano, ang kulang na lang nito, pwede ka mag-text, no? Problema dito, hindi ka pwede mag-text back. Meron lang siyang automatic reply na pwede mo siyang pindutin. No, pwede mo lang siyang pindutin. Di ko masample lang kasi wala akong ano eh. Pero yeah, sa may notification siya pag slide mo pataas from down, yan, may kita mo dyan yung mga messages. Yun, pwede ka lang mag-quick replies. Tapos pwede mo rin siya i-customize. So yun na lang, hindi lahat ng klase ng ano, mga may limited lang. 8 replies lang ata, I think, mga ganun. Pero still very useful, lalo na ano, parang oo, hindi, or yes or no, I'm in a meeting, nasa CR ako, yung mga ganun. I think, That's already good. Yun. Yun lang ang nakikita akong kulang for me yun ngayon or for you to be able to reply via text or fake messenger man lang, no? Nakatype ka dito. Pero nakita ko kasi sa ibang app nito, there's no way for you to do that. Kasi masyado maliit din yung ano, masyado maliit yung screen for you to touchy-touchy. Yun. So, yeah. So, guys, hindi ako ma-technical specs. Marami dyang articles, marami dyang YouTube na magsasabi kung ano yung pinaka-technical specifications niya. I think, you go there na lang para mag-tumingin ng kanyang technical specifications. I'm not that good sa mga technical specs. And, binanggit ko lang sa inyo experience. Napaka okay sa akin ang experience niya. Hindi ako nagkakamali na nag-upgrade ako from Huawei Band to dito. It's not a regret. Sobrang enjoy ako suotin to kasi magaan din. At mas magaan siya, I think, kaysa sa GTR4 yung round. And hindi isip ako kung lalagyan ko pa ng mga tempered. Pero so far, parang hindi naman na kailangan. Yun. So, yung mga strap nyo, either bumili kayo nito na para mabilisan lang. Pero yung strap nito, ano, yung parang normal na watch like G-Shock yung strap. Yung talaga meron siyang, ano, mas masikip. Yun. Okay, guys. This is my Amazfit GTS4 review. Pasensya na ako magulo. Hindi ako masyadong organized sa mga ganito. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo how happy I am for the purchase. And how happy I am for the performance. Sobrang enjoy ako dito. Now, mga pala, golden question. Saan pa ba makakapag-download ng mga watch face? Although yung, ano mo sa totoo lang, isa pang reklamo ko, yung watch face nito, konti lang. Zep. Ngayon, meron akong nakitang, ano, may nakita akong app somewhere in Google Play, which is called Amaze Watches. Amaze Faces pala? Amaze Faces. Pwede ka mag-download doon ng mga extra watch faces, although that's for your own risk. Okay? For your own risk nga. Ngayon, sample, ito yung mga nakuha ko doon. Meron ako ito, mga sample to na nakuha ko doon. Kasi walang ganito sa Amazfit. Sa ano, sa Zep OS. Walang ganyan. So, ito tulad dun sa parang iPhone. Ito yung mga ganito.
Yan. Nakuha ko yun doon sa Amazfit. Ay, Amazwatches pala, sorry. So, yan yung ganyan na, di ba? Sa Amazwatches ko siya nakuha. Amazfaces. Yan, lalo. Ito ang pinaka-favorite ko. Ito yung nakikita ko kasi lagi sa iWatch. So, ito yung pinaka-favorite ko. Yun, guys. So, thank you again. Thank you very much for listening sa aking walang hindi masyadong informative na review. Sana nag-enjoy kayo. Okay, guys. Thank you.